Hello kapamilya sports fan, this is Mix Busos at nandito tayo ngayon sa ABS-CBN Sports YouTube channel at patuloy po ang ating coverage at interviews ng mga SEA Games medalists. And for today, makakausap po natin ang gold medal winners sa women's doubles sa soft tennis. Sila po yung isa sa mga naunang nabalitaan natin nagmedal. Walang iba kundi si Bien Zoleta-Malanac at si Princess Catinding. Hello girls, ladies, congratulations. Thank you so much for joining us here in ABS-CBN Sports. Okay, so sige, pag-usapan muna natin, oh, Bien, baka pwede mo makwento sa amin, ano ba yung naging road ninyo papunta sa gold medal sa inyong event? Well, yung sa road, mahaba yung pinagdaanan namin, 2 years in the making yung SEA Games medal namin. Well, for me, defending champion kasi ako ng women's doubles. So, may pinaglalaban, kumbaga. So, defending kasi siya. And yung pinagdaanan ko kasi galing ako sa injury. So, four months ago lang ako naka-recover. Kaya very meaningful sa akin itong SEA Games gold. Yon, you know. Sige, pwede mo i-flash ng konti yan. Pwede natin i-flex ng konti yan. Pakita sa camera. Flex. Para naman si Princess, ay siguro yung personal journey mo, Princess, on this gold medal. Nako. Sobrang hirap. Madami akong pinagdaanan. Yeah, yun nga, sinabi ni ate, 2 years in the making. Sobrang pinaghirapan namin, pinagpagura namin. Madami kaming sinacrifice. Kahit konting oras lang, hindi na namin binigay. Nag-training kami araw-araw. As in, binuhos namin para dito. Ako kasi, last 2019, bronze medal ako ng doubles. So, may gusto pa akong patunayan talaga. Pares kami. Kasi siya, kailangan niya i-defend. Ako, kailangan ko na mas higitan pa yung nakuha ko ng 2019. So, ayun. Sobrang hirap. Pero, ayun, worth it. Sobrang worth it. Tapos ano pa, no? Outside home court pa. At yes. Cambodia pa. Diba? Yes. Kamusta yung naging atmosphere sa loob ng court? What was it like? Siguro para sa mga nakakapanood pa lang nito ngayon at medyo nababalitaan pa lang. Kamusta yung naging match? Tapos, paano kayo nag-pull through para makuha yung panalo? Sige, Bien. Well, actually, ang soft tennis kasi sa dito sa Cambodia, medyo kilala rin kahit pa paano. Kasi ang Cambodia team is members of police national team nila. So, marami silang yung stand, puno siya ng mga outsiders, sa mga manonood, tsaka syempre yung kanilang parang army, mga wow. Police members. So, yun. Well, ang Cambodia naman, early rounds namin nakalaban sila. Then, semifinals namin was Indonesia. Then, our finals was Thai twins duo naman sila. So, atmosphere, very masaya. Kumbaga, very masaya, very exciting. So, doon ulit namin naramdaman, oo nga, SEA Games Finals to. Yeah. So, masaya-masaya siya. Princess, pag sinabing soft tennis, para sa mga kapamilya sports fans ating na nanonood, kasi alam natin lahat yung tennis. Diba? Napapanood natin sa TV. Pero pag sinabing soft, ano yung kinaibahan niya sa regular na tennis? Ayun, yung bola namin, syempre, ito yung pinaka-kaiba. At tawag dito, malambot siya, soft siya, as in, tapos rubber, pinapump siya eh. So, pag lumambot, pinapump siya. So, yun, tapos yung raketa namin, mas light, mas maliit, mas magaan. Meron ding mabigat, pero madalas, magaan talaga yung raketa namin, saka mas maliit yung head niya. So, yun po. Eh, paano ang regular na swing? Paano ang regular na tama? Kuwari, pag forehand ka, mas exert ba ng effort? Pag magbabackhand? Paano ba yun, Bin? Well, sa compared to lawn tennis, mas slice and mas ma-power. So, kung power player ka, mas maka-soft tennis ka. Kasi puro kami flat dito. Mas flat and slice. Since nga hindi masyado nagbabounce, so mas advantage siya kung marunong ka mag-slice. And then kung power player ka naman, so since soft naman yung soft yung bola, pag pinalo mo siya,
diretso kagad sa kabila, unlike sa tennis na kailangan mo pa ng full swing. Though nag-full swing din naman kami. And then for our backhand, instead na regular backhand in tennis, may soft tennis backhand siya. So baliktad kami, or one hand side ang gripping namin, kumbaga. And then for single the hand. Service, yes, single hand. Hand. And then for the service naman, meron din kaming overhead serve, pero meron din naman sa soft tennis na underhand serve. Ah. So, old school ah, ha? Old school pa lang ano ah. mas gamit yung underhand, kakaiba siya. Kakaiba. Yes. Kung gusto mo na mas challenging, why not try soft tennis? Aba, yun nga. Yun nga. Ngayon nga kasi syempre importante mas nakikilala yung mga ibang sport na alam mo yun, na ngayon natin siya nababalitaan, hindi natin siya masyado napapanood. Kaya magandang, kumbaga, nalalaman ng mga viewers natin kung ano ba itong mga to, tsaka ano ba yung mga difference. Pagdating sa klase ng preparation, siguro, sabi nyo kanina na meron ko yung mga experience. Of course, BN, diba ikaw yung defending, and then nag-bronze ka, princess. Pagdating sa competition this time around, may kinaibahan ba sa mga naging kalaban ninyo from other Southeast Asian nations, princess? Yes po, madaming bago ngayon. Ang dami sa bawat team, hindi mo sila kilala. Lahat ng palo nila, hindi mo din alam. Kasi lahat sila nagpalit ng member. Lahat sila, iba-ibang bansa yung pinag-trainingan din nila. Yung iba sa Japan, kami sa Korea. Yung iba, kung saan-saan sila nag-training. So, bago lahat ngayon sa amin. Lahat kami, lagi lang talagang sinabi sa amin lahat na ready lang. Tapos lahat ng skills, pinag-aralan namin, in-apply namin. Kasi hindi namin alam eh kung ano yung lalabas sa laro, kung ano yung, kung sino yung makakalaban namin, kung ano yung laro nila. So madaming bago, madaming iba ngayong SEA Games. Siguro, Bien, ano yung pinaka-challenging? Pinaka-challenging na na-encounter ninyo? Siguro, kumbaga itong SEA Games na to, kasi parang siyang blind SEA Games. Kasi nga, hindi namin kilala yung mga kalaban nga namin since, di ba, nag-pandemic. So, limited yung tournaments, limited yung training camps. Or usually kasi nagte-training camp kami sa abroad. Pero, syempre, na-approvean or sinuportahan din kami ng PSC. So, nakadalawang labas kami ng training camp sa Korea. Pero, in 2019 or previous years, halos lagi kaming nag-abroad for training camp since ang soft tennis kasi mas kilala siya sa Japan and Korea. So, kailangan namin ng mas malalakas na kalaban siya. So, since nag-pandemic nga, hindi kami masyado nakalabas or nakapag-tournament. So, yung other teams, hindi namin sila nakalaban. So, hindi rin namin masyado nag-gauge yung nag-gauge kung nasang level na ba kami, nasang level na ba sila. So, parang kaya nga para siyang blind SEA Games. Dito na kami sa SEA Games nagkaalaman. Grabe, blind parang ano ah. Hindi naman gaano. Parang blindfold lang ng konti. Pero slight lang. Pero syempre, nonetheless, proud ang mga Pilipino. Hindi, kasi inong ano eh, no? Parang after ng pandemic, hindi mo alam eh kung ano na nangyari. Mga iba nag-move on na, yung iba nagpalakas. Blind kasi hindi mo alam kung anong klaseng training nila. Unlike mga before siguro, every 2 years, medyo mamamonitor mo pa eh. Well, nag-SEA Games naman last year, syempre. Pero siguro nga, marami nga talagang pagkakaiba. Princess, kasi mga pagdating ibang, kasi mga iba nga yung mga members, hindi na namin sila kilala. So, nagulat na lang din kami kasi ang ginawa na nga lang namin, naghanap kami sa YouTube, sa Facebook, sa Instagram nila, sa social media, na mga post ng mga teams. So, doon na lang din namin nakita na bago na pala yung member ng Thailand, member ng Indonesia, mix of veterans and rookies. So, yun na lang yung parang naging parang scouting. Tingin na namin way. Yes, yun, scouting. Scouting yun para makita namin ano yung kailangan natin i-improve pa at saka kapag nag-team event, kasi important para sa amin team event, kasi if ever mag-gold kami sa women's team event, that will be the first gold of Philippines in soft tennis. So, history yun. Kaya kailangan talaga namin makita yung mga kalaban namin. Yung weather, princess. Balita ko, sobrang init daw sa Cambodia. Yung weather, sobrang init. As in, tawag dito,
kakaiba, hindi namin ma-explain, nararamdaman namin sa court talaga. Tapos kahit covered court yung nilalaroan namin, para kami, alam niyo, nasa sauna kami. Yung wala, kada laro after, palit talaga kami lahat kasi sobrang grabe yung pawis namin. Yun po. Oh, wow. So meron bang klaseng training ng ganun? Paano ba pinaghahandaan yung ganun? Bien. Well, actually, 2 weeks prior kasi nag-simulate na kami ng SEA Games Fields. So since ang team kasi namin is mixed din ng veterans and rookies, so nag-practice din kami kung ayung susuotin na namin on the day ng game, routines namin, ano yung magiging stretching, ano yung makakainin namin, anong oras kami gigising, mga ganung routine na actual game. Doon naman sa weather, talaga nag-prepare kami ng mga ice bag. So nagdala talaga kami ice bag, yelo, yung mga nabibili namin na mga bags na pwedeng ilagay sa ano sa batok kasi very important na makondisyon pa rin yung body namin lalo na during the game. Tsaka hydration talaga, no? Yes, hydration is key in nutrition. Yes, and water. Alright, so, maraming salamat kay Bien and Princess sa time na binigay ninyo. Alam ko medyo packed pa yung schedule ninyo, pero magandang mabalitaan, magandang matutunan ang larong soft tennis. Siguro, Bien, I'll stick with you, no? Kapag sa mga viewers na nanonood sa atin ngayon, paano ba sila may inggan yung sige, subukan ko nga itong soft tennis. Paano ba ito subukan? Paano ba ito simulan? Well, usually sa mga nagte-tennis na, so kung gusto niyo nga mas challenging siya, kung gusto niyo nang mas effort pa, or gusto niyo nang enjoy lang, so why not try soft tennis? So nasa Rizal Memorial lang naman kami nagte-training doon. And actually, ang soft tennis is a regular sport na NCAA. So mas hinikayat actually namin yung mga young ones, lalo na yung mga nasa probinsya, kung gustong mag-aral. Pwede rin makakuha ng scholarship sa mga NCAA schools kasi regular sport na nga siya. So naghahanap sila ng mga players. So kung gusto niyo makapag-aral sa Maynila, why not try soft tennis? Meron bang parang page silang pwedeng ma-message? May official ba na na siguro nag-handle? Sa national team, so meron kami Facebook page sa Soft Tennis Pilipinas. So doon nyo kami makikita kung anong any updates about soft tennis, about the national team, and kung ano yung mga calendar ng soft tennis. So doon nyo rin siya makikita. Sige, Princess, bibigyan ko sa iyo itong opportunity na makapag-thank you. Kung kanino gusto mo mag-thank you sa ito, mga sumuporto sa inyo, go ahead. Ayun, nagpapasalamat po ko sa lahat ng sumuporta sa amin. Simula't simula nung training pa lang hanggang sa nakuha namin tong gintong medalya na inaasam namin. And sa mga susunod pa na laro namin, maraming salamat po sa suporta nyo. And thank you din po sa PSC, sa POC, sa massage team, psych team, lahat ng bumubuo at tumulong sa amin sa laro namin, sa training namin. Nagpapasalamat din ako sa family ko, sa Catinding family, Santa Rosa City, kay Mayor Arlene Arcilla, Sir Roy Lasaga. Thank you po sa inyo. Sobrang laking tulong po ng lahat ng ginugol at sinuporta nyo po para sa amin. Yun po. Maraming salamat sa women's doubles event na gold medalists para sa soft tennis. Walang iba kundi si Bien, Zoleta-Malanac at si Princess Catinding. Catinding, ladies, thank you so much for joining us here in ABS-CBN Sports. Thank you. Stay safe, God bless. And yes, good luck po sa inyong mga future tournaments. Thank you, guys. Thank you po.